All right, guys, good morning, good morning, good morning ulit sa ating lahat. And of course, happy Monday. Ayan, Monday na naman. Panibagong pakikibakan natin dyan sa Perlas ng Silangan. Ayan, kumusta kayo mga kapwa ko mandirigma ni Idol FLM? Okay, so sa ngayon ay ano ba ang ating mga update? Sa totoo lang ay wala naman ako masyadong may update at mai-share sa inyo kasi nga gaya pa rin tayo ng dati, no? Tayong lahat ay umaasa na sa madaling panahon o araw o oras ay makalabas na si Idol FLM. But I guess may hearing ulit bukas. Tuesday, dyan sa Pilipinas. Ayan. So, patuloy tayong mag-pray na sana ay kung ano man yung dalangin natin para kay Idol FLM ay ipagkaloob na sa atin ng ating Panginoon. Ayan. At syempre, muli binabati ko ang bawat isa sa inyo na patuloy na nandidyan na ipinaglalaban si Idol at patuloy na nakasubaybay sa aming mga vlogs at patuloy na kasama namin sa laban na ito. Pero ganun pa man, guys, ano? Alright, so eto, alam ko morning na dyan sa Pilipinas, kaya naman, nagdididingdong na naman ang mga gadgets, guys. So, alright, so sa ngayon guys ay bibigyan ko lang ng konting komento itong mga nabasa kong posts or comments yesterday doon sa mga upload video ko, especially doon kay si Kiama de la Cruz, no, na talagang sinabi na niya kung sino yung senator na kumuha or humingi ng 10 million. Okay. Itong una ko masasabi, guys, so sa mga nagsabi na wag natin pag-usapan yan, siguro si Sikyama naman ay hindi niya ito ibubulgar or hindi niya ito ilalabas sa publiko kung wala siyang go signal. Alam niyo naman kung gaano kapasensya yan, no? Kaya naman, yun lang ang aking masasabi. At hindi po kami nag-deadma ng mga pakiusap, kundi mayroon si Sikyamang go signal para ito ay isiwalat na sa inyo. Second, tungkol naman doon sa ano niya, doon sa mga panlalait, ano, hindi ito para sa mga solid FLM, ha? Kasi kung solid FLM yan, hindi yan sasabihin kay Sikyama ang mga ito. Tungkol naman doon sa mga nanlalait sa kanya, nakakasigurado ba kayo na kayo ay mga perfect? No? Ipinanganak ba kayong perpekto sa mundo? Pinanganak ba kayong walang bahid, walang dungis, walang kasalanan? Baka naman kalingkingan lang kayo ni Sikyama. Nawala lang ako ng time at nagulat na lang ako na si Sikyama na ang sumasagot doon sa mga comments. Anyway, na-block ko na sila at sorry kay Sikyama. At ganun na rin, pati ba naman yung kuko niya, pakikialaman niyo pa? Siyempre yung kuko, guys, lahat naman tayo, pagdating kasi sa ating mga babae, sometimes gusto natin yung kung ano makakapagpasaya sa atin. Example, kung gusto mo yung buhok mo, gawin pula, dahil yun ang makakapagpasaya sa'yo, go for it, ano? Kung gusto mo naman ay puno ng tattoo ang katawan mo, then do it. Kung gusto mo naman ay yung kilay mo ay itinato mo na rin, then be it. Ganun lang yun, guys. Wala tayong karapatan na kutsain kung ano yung pwedeng magpasaya sa isang tao. Lalo na kung hindi naman kayo involved dito, kayo sa inyo ba humingi ng pampaganda ng nails sa Sikyama? Di ba hindi naman? Tungkol naman sa hygiene, syempre lahat tayo nag-iingat, lalo na ngayon na merong pandemya na pinagdadaanan. So for sure naman, alam ni Sikyama kung paano alagaan yung hygiene. Hindi na natin kailangan pag-usapan pa yan. Kasi tayong mga babae ay very, very, very careful pagdating sa hygiene, no?
At doon naman sa mga nagko-comment, mga nagki-pretend na kakampi, pero sa katunayan ay hindi naman kakampi. Naku, Diyos ko, magdasal nga kayo nang mabawasan yung mga amag-amag sa mga puso ninyo. Okay, yun lang guys, at sana lahat tayo, gusto ko kayong pasalamatan, patuloy na pasalamatan sa lahat ng suporta at pagmamahal na ibinibigay nyo kay Idol FLM at ganoon na rin sa aming mga FLM vloggers. Yung naman napapansin nyo guys na minsan nagkakaroon kami ng mga misunderstanding, kagaya ngayon sa nangyayari sa pagitan ni Amazing Idol at ni Sir Jojo de Guzman, may nag-comment dito na ako ay pumagitna, no? Para sa akin guys, hindi, wala pang dahilan. Wala akong rason para ako yung gumitna sa kanila. Unang-una, they are old enough. Pangalawa, lahat ng pamilya nagkakaroon ng misunderstanding. Pangatlo, alam ko nga pag sila ay tunay na FLM family at nagmamahal kay Idol, pag humupa na yung galit nilang pareho, ay mawawala na to, ceasefire na. Ngayon, kung makikisaw-saw pa ako, it's either makasira, makadagdag, or magko-cause ito ng another fire o another issue, di ba? So yun lang ang aking masasabi. I know, late ko na panood yung video na yon ni Amazing Idol, kasi minsan ang mas pinapanood ko, let's say meron ako kahapon, dumaan ako sa kanya, then hindi ako nakadaan ngayon, so bukas dadaan ako, so doon ako sa hindi ko pa napanood na una, hindi ako nanonood doon sa pinaka latest niya, so hindi ko talaga nakita. So, hindi ko talaga nakita, guys, yung video niya na tungkol dun sa mamang tumawag sa kanya. Napansin ko lang nung nag-post na itong si Sis Donna Villamilan Hill tungkol dun sa tumawag. At yun, nagbasa ako ng comment. Saka ko lang napansin na kay Amazing Idol pala yun. So, yun lang aking masasabi. Pero ang mapapayo ko lang ay sa susunod, Amazing Idol, sana be careful tayo sa ginagamit nating thumbnail. Ano, especially yun, hindi yun, what's that? Hindi yun ikakatuwa ng FLM family natin. At nakakasyak, ano, nakakalungkot yun sa ating mga kapwa supporters na nagmamahal kay Idol FLM. Kay Sir Jojo naman, Sir Jojo, alam ko you can handle things very well. So, masabi ko lang, ano lang tayo, cool down lang tayo at pag-usapan ng maayos, nang sa ganon ay hindi tayo yung pagpiestahan ng mga basher. Yun lang naman ang aking simpleng masasabi. But believe me guys, and I trust these two people, na si Sir Jojo at si Sir Amazing, na pag humupa na yung mga galit nila sa puso nila, ay kusa rin naman silang mag-move on, ano, at sana ngayon na yon, start na yon, kasi wala namang maidudulot yan sa ating family, kundi magkukose lang yan ng more stress kay Idol FLM kung ito ay sakaling makarating sa kanya. Wala tayong dapat gawin kundi ipag-pray ang bawat isa at lagi nating iisipin, no, na isa lang ang ipinaglalaban natin. Ito nga, at meron na namang isang issue din na nababasa-basa ko na tinitira ito si Ma'am Mary Ann. So, parang pumasok sa isip ko na talagang marami yata tayong mga nakasuporta sa atin na iniisip natin, nakakampi sila. But definitely, no. Sila ay yung mga taong nagbabalat kayo. So, hindi ko pa rin alam kung ano yung history behind doon sa tumitira or kay Sikyama, ay kay Ma'am Mary Ann, ano? Kasi sa dami-dami mga vloggers, guys, ay minsan late na ako na nakaka-follow sa kanila. Dahil syempre, after ko mag-vlog, after ko dumaldal, may mga issue pa rin, may mga bagay naman tayong ginagawa behind the scene, nandun. Yung syempre tayo, may kunti naman tayong negosyo pa yon. So, doon ako nagkakaabala pagkatapos kong magdadaldal. At sana sa mga ano naman, sa mga solid FLM, palagi tayong isipin muna natin yung bibitawan natin ng salita. Ito ba ay magko-cause ng
problema, magkukose ba ito, makakabuti ba ito? Kasi alam niyo na, tayo kasing mga Filipino, mahilig sumoso, no? Pag nakita natin may nag-aaway, go din tayo. Sa pula ka ba o sa puti? Parang ganun. Iwasan natin yun, guys. Hayaan natin sila munang isettle ito. Pag hindi nila kayang isettle, then saka tayo bumanat din. Yun lang aking masasabi. Okay, so sa ngayon ay yun lang muna ang aking measure sa inyo. Happy morning everyone, at sana asahan ninyo na doon sa mga nagtatanong, nagpi-PM sa akin, asahan ninyo na pag kami ay merong balita, abangan ninyo, lagi inyong tutukan si Sikya Madela Cruz at Ma'am Mary Ann. Kasi una, bago kami, tiyak sila muna yung makakaalam doon sa update. At syempre, kay Attorney Abraham Espijo, ayan. Pero asahan nyo naman guys, na kapag kami ay may update, syempre, isi-share namin ito sa inyo. Ayan lang aking masasabi guys, and happy morning muli sa lahat na nandyan sa Perlas ng Silangan, at lagi kong sasabihin sa inyo, nakapit lang. At Huwag tayong papa-apekto sa mga bagay na minsan nawiwindang tayo. Part na ito siguro ng ating pagiging FLM family. Hindi natin talaga maiwasan, no? Ang mahalaga na kakapag-move on tayo. Yun lang. At muli, God bless sa inyong lahat. At kapi-kapi na, lalong-lalo sa ating mga OFW. Binabati ko kayong lahat dyan. God bless everyone, and I'll see you again later.